Sumikat ang iskultor na si Guillermo Tolentino dahil sa mga nilikha niyang mga iskultor na mga kilalang bayani tulad ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio at iba pa. Sino nga ba ang tinaguri ang iskultor ng bayang ito? Ipakikilala siya sa atin ni Xiao Chua sa Xiao Time, Ako ay Pilipino. Mga saysayang araw po, it's Xiao Time! 27 years ago, July 12, 1976, sumakabilang buhay si Guillermo Estrella. Ha? Who's that Pokemon? Siya lang naman ang iskultor na nakilala sa kanyang mga likhang sining na nagpapakilala sa ating mga bayani tulad ng busto ni Jose Rizal, Andres Bonifacio sa monumento, Ramon Magsaysay at marami pang iba. Isinilang siya noong July 24, 1890 sa Malolos, Bulacan. Ang kanyang Amerikanong gurong Thomasite na si Mrs. H.A. Bordner ang siyang nakapansin ng galing sa sining ni Kuya, kaya inusig niya ito. Ituloy mo lang yan, te! Sa Maynila, itinuloy niya ang kanyang pag-aaral at tumira sa kanyang kamag-anak at nanilbihan sa kanila upang makaraos sa high school. Ayon sa kanya, alilang kanin ako noon. Nang pumasok sa School of Fine Arts ng UF, Universidad ng Pilipinas, UP. Katabilang naman niya noon ang future director ng eskwelahan nila at magiging Grand Master Painter ng bansa na si Fernando Amorsolo. Nagtungo sa Washington DC, 7 dolyar lamang ang dala at namasukan sa isang kapihan sa Rock Creek Park na paboritong pasyalan ni Pangulong Woodrow Wilson. Idol nitong Tolentino si Wilson dahil sa kanyang pagadhika ng kapayapaan. Ginuguhit niya rin ang mga parokyano ng kapihan kaya napansin siya ng mismong sekretarya ng unang ginang. Sa wakas, nagkakilala si Tolentino at ang kanyang idolong si Wilson. At dahil sa rekomendasyon ng Pangulo, naging eskolar ng isang milyonaryo at nakapag-aral ng advanced sculpture sa BUR School, New York City. Naging assistant pa ni Gaston Borglum na siya lang naman ang gumawa ng mga statwa ng mga Pangulo ng Amerika sa bundok Rushmore. Itinuloy ang pag-aaral ng klasikal na skultura sa Royal Academy of Fine Arts sa Roma. Naghirap si Tolentino sa Roma kaya sa pamamagitan ng isang periodista, nag-ambagan ng ilang kababayan para sa kanya. Hindi niya sinayang ang kanyang talento. Noong 1925, bumalik siya sa bayan, nagturo sa UP at nilikha ang isa sa kanyang pinakakilalang obra, isang bayaning hubad na handang ialay ang kanyang buhay para sa inang bayan. Naging simbolo ng academic freedom sa UP, ang oblation. Take note, hindi ang tatay ni FPJ ang modelo nito, kundi composite ng kanyang mga estudyante katulad ni Anastasio Caido. Ito ang ebidensya. Gumawa siya ng dalawang wax statue ni Rizal na sabi ng mga nakakilala kay Rizal ay parang nakita mo na rin ang Eroe Nacional. Ang mga monumento niya para kay Bonifacio ay binatay niya sa bone structure ng kapatid nito na si Esperidiona. Nagre-research talaga si Lolo, hindi lang gamit ang kasaysayan kundi ang espiritismo. Nung minsan sumangguni siya sa espiritista sa edad na 42, kung makakapag-asawa pa ba siya, hinula ng espiritista na ang kanyang 19 na taong gulang na anak ang itinadhan ng magiging ina ng mga bayani. Ayun, niligawan niya ang anak ng espiritista at nagpakasal sila. Si Tolentino at si Amorsolo ang nagtanggol ng klasikal na sining sa harap ng hamon ng modernism at abstraction. Noong 1973, itinanghal siyang pambansang alagad ng sining. Ka Guillermo, artista ng bayan, hindi ka dapat kalimutan. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao Chua.